aking lemon. Ayan, madalas ginagamit ko po yan sa mga part na madidilim ng aking katawan. Ayan, huwag po sa part na madidilim na buhay ha. Ito po ay sa part ng ating madidilim na katawan, especially sa singit. Ayan, so sa singit, kita nyo guys, bumubula yung ating... Hello guys, good morning. Ayan, so wala pa tayong ligo guys. At ayan nga, nasa daily routine na naman tayo every morning. Ayan, para sa ating mga parts na may itim na yan guys. Ito po yung ating topic today. Yung mga pagpapalighten ng ating mga siko. Ayan, kung nakikita nyo guys, iba yung siko ko dito guys. Ayan o. So, di ba maitim siya. At meron siyang mga scars na yan. Ayan, so yan po yung aking inaalagaan sa lemon or sa kalamansi. So ano ba ang dapat natin gawin guys? Ayan, lalo na sa ating mga kababaihan, mga teenager, mga dalaga. Ayan, alam ko pong naghahanap yung iba dyan guys ng madaling solusyon or remedyo dito lang sa loob ng bahay natin, matatagpuan or makikita. Ayan, so ano nga ba yung best remedy natin sa loob ng bahay? Ayan, tulad ko nga po, isa akong nanay na hindi ko na rin maasikaso yung sarili ko sa dami ng trabaho. At inuuna nga po natin yung ating mga gawain dito sa loob ng bahay, especially yung ating mga kids na pumapasok sa school. Ayan, so dapat alagaan pa rin natin yung ating mga skin or yung ating mga sarili para naman kahit papaano, kahit busy tayo, hindi naman tayo sobrang losyang na. Ayan, tulad ko nga po, ako ay naghahatid sundo sa aking maliit na anak na 5 years old. Ayan, so lagi ako sa arawan. At higit sa lahat guys, ay hindi ko na rin naaalagaan yung sarili ko. Ayan. So tayong mga nanay, mga babae talaga. Ayan, tayo ay nagiging conscious sa ating mga sarili minsan dahil minsan ay hindi natin mai-compare yung ating mga sarili sa ibang mga babae na hindi naman pari-pareho yung estado natin sa buhay, di po ba? Ayan, so yung iba is naghahantay na lang ng asawa pagdating. Ayan, hindi tulad po natin na rumaraket pa tayo. Ayan, so kailangan isingit din natin yung ating mga sarili na alagaan, especially yung ating mga skin, ayan. So kahit na po tayo ay pangit, charot, yung hindi kagandahan yung mga skin, eh kahit pa paano naman po ay alagaan natin, kahit sa simpleng remedyo lang. So ano nga ba yung pinupoint ko dito guys, ayan, tulad ko nga po, ay hindi pa ako naliligo, ayan. So ang ginagawa ko bago nga po ako maligo, ayan, dahil nga po wala akong pambili, ayan, imbis na ibibili ko ng mga pampaganda, eh syempre uunahin ko po yung pangangailangan ng aking mga kids. Ayan. So eto nga po katulad niyan guys, ay bago nga po ako maligo, ay binababad ko yan dito sa lemon. Ayan. So meron tayong baking soda at etong ating lemon. Ayan, madalas ginagamit ko po yan sa mga part na madidilim ng aking katawan. Ayan, huwag po sa part na madidilim na buhay ha. Ito po ay sa part ng ating madidilim na katawan, especially sa singit. Ayan, so sa singit po is iwasan po natin na magpiga or whatever. Kasi nga po, may mga part na maselan dyan na hindi dapat matalsikan nito kasi po ito ay mahapdi. At saka higit sa lahat guys, sa may mga parts ng may puwet. Ayan, so... sa siko, sa tuhod, sa bukong-bukong, ayan, to po ay napaka-the best. Pero kung wala naman po is kalamansi. So, ano nga po ba ang gagawin natin? So, una po ay ikakat natin itong ating lemon, ayan. So, sa mga wala naman pong lemon, ayan, pwede yung kalamansi. At yung baking soda naman po is mura lang, ayan. So, sa mga nega, ang isip, ayan, itry nyo na rin po, ayan. Pero mahal na mahal ko po yung mga basher ko na yan, guys. Ayan, so una nga po ay ikakat natin yung ating lemon. Alam niyo po ba yung lemon is nakakapagpalighten ito ng ating mga skin, especially sa ating mga pimples, ayan, sa ating mga melasma, ayan, yung mga parts na yan guys. So ito po ay the best, yung lemon or calamansi. So una nga po ay ikakat natin. Ayan, hiwain lang po natin to. So hindi ko na po pinakita yung paghiwa kasi bawal po ang mga matatalas na bagay. So, ayan nga po, ikakat natin yan lang guys. Pagkakat natin guys, ay kuha tayo ng baking soda. Ayan. So, kung nakikita nyo guys, yung baking soda natin, meron tayong 1 teaspoon ng ating baking soda. So, anong gagawin natin sa baking soda? I-direct lang natin dito guys. So, ayan, bawasan natin kasi matatapon. Ayan. So, iganyan lang natin siya guys sa part na yan. And then, iganon lang natin para ma-absorb ng lemon. Ayan. So, ibig sabihin yan guys, kapag nabasa na yan, didikit na siya dyan sa lemon. And then, kukunin nyo yung mga parts na maitim. Ayan. Igaganon nyo lang siya, irarab.
Ayan. So, kung nakikita nyo guys, bumubula yung ating lemon. Ayan. So, irarab nyo lang siya guys, 5 minutes. And then, kung kaya nyo namang tisen, kahit mga 10 minutes na yan guys. And huwag pong kalimutan na gumamit tayo ng lotion. Ayan. So, alam nyo ba ang ginagamit kong lotion dito guys is Vaseline. Ayan. Kasi yung Vaseline, hindi siya masyadong maamoy. Ayan. Ayoko sa lahat ng lotion is yung mabango. Kasi hindi ko maiwasang amoy-amoyin siya. Kaya ang ginagamit ko guys ay Vaseline lang. Kasi once na naipahid mo na siya, bigla na lang siyang natutuyo. Ayan. So, ganyan lang guys. Rub-rub nyo lang. Ayan. So, sa mga nagtatanong kung maputi na ako guys, hindi naman po talaga ako as in nagpapaputi. Ang ibig ko lang po ang sabihin is mag-light yung ating part na madilim. Yung part ng ating mga tuhod, siko, ayan. Pwede rin po ito sa ating kilikili, ayan. So, para hindi masayang yung ating mga lemon, ayan. So, di po ba, ayan. Kung nakikita nyo guys, maitim yung part na yan. O, ayan. So, eto, nagsugat siya guys nung ako ay nadapa, ayan. So, ayan, ang ginagawa ko dyan, medyo nag-lighty na siya kasi nga binababad ko siya sa lemon. Kung walang lemon guys, is pwede na yung calamansi. Ayan, makakabili lang naman tayo nito sa mga palengke or sa mga sar-sar store na nagtitinda din ng mga kamatis or mga calamansi. Ayan. So, ganyan lang guys. Napakasimple lang naman ito at murang-mura at kayang-kaya nyong gawin. Ayan. Para lang maging maging kapantay siya ng skin ko. Kung nakikita nyo guys, maputi ito. Ayan, kasi nga po, lagi siyang natatabunan ng ating damit at itong ating siko guys is maitim. Ayan. So, dito naman tayo sa kabilang side guys. Ayan. Kung nakikita nyo guys, maitim yung siko ko. Ayan. Squeeze lang natin. Ayan. Maglagay lang tayo ng soda. So, ang totoo niyan guys is wala naman siyang effect. Hindi siya katulad ng... So, ito yung nilagay ulit natin kasi nga naubos na yung soda. So, ang gagawin nga natin is dikdikin natin para ma-absorb niya din yung katas ng ating lemon. Ayan. So, i-massage ulit natin dito, guys, sa kabilang siko natin. Ayan. So, huwag po kayong mag-alala dahil wala naman po tong side effect. Ayan. So, bali minamassage lang natin at higit sa lahat, guys, ibababad lang natin ng 5 minutes. Ayan. Kung talagang maitim naman is 10 minutes kung kaya nyo. Ayan, and then huwag pong kalimutang mag-lotion. Ayan guys, napakasimple lang naman ito guys, hindi po siya mahirap gawin. Ayan, kung namumroblema kayo dahil wala po kayong lemon, ay pwede po ang calamansi. Ayan. So, ganyan lang guys. O, diba? Pagkatapos nyan guys, idiretso na nyo sa kilikili nyo kasi sayang naman. Pero dahil nga naglagay na rin ako sa kilikili kanina, ayan, maliligo na ako. Od, ayan. So, eto yung tuhod natin guys. Ayan, squeeze lang natin dito guys, i-rub. Ayan, rub lang natin. So, ayan, ganyan lang siya. So, ganyan lang gagawin nyo guys sa tuhod. Ayan, rub nyo lang. Especially yan guys, oh, maitim yan. Kasi nga, minsan, hindi natin maiwasan nadadapa tayo, lalo na nung maliliit tayo guys. Ayan, ganyan lang gagawin nyo sa inyong mga tuhod. Ayan. Huwag nyo hintayin pagalitan ko kayo, charot. Ayan. Tapos, lagyan ulit natin, guys. Kasi nga, naubos na yung soda. Ayan. So, ito namang part na isa. Ayan. So, ganun lang. Pipigain nyo lang siya, guys, para siya ay mag-bubbles. Ayan. Ganun lang. Napakasimple lang para lang mag-lighten yung ating mga parts na may itim. Yung parts ng tuhod. Ayan. Babad lang natin ang mga 10 minutes. Ayan. Hindi po natin kailangang gumastos ng mahal para mag-lighten yung ating mga maitim na parts ng ating katawan. Ayan. Tiyagaan lang ito, guys. Ayan. Hindi naman ito makukuha sa isang pahidan lang para pumuti. Ayan. And then, pag natapos na, guys, punta tayo sa ating... So, ayan, guys. Maglagay ulit tayo para naman sa ating bukong-bukong. Ayan. So, ayan, squeeze lang natin, guys, para sa ating bukong-bukong. Ayan, so, rub lang natin. Ayan. Kaya huwag po kayong mag-alala, lalo sa mga paa nating parts na may itim yan.
So, ayun lang guys. At kung may natutunan kayo, ayan, gayahin nyo na guys. Baka sakaling makatulong sa inyo. Ayan, wala namang masama guys kung gagayahin nyo. I-try nyo sa inyong skin. Dahil ito naman po ay lemon lang. Ayan. Tulad nga po ng sabi ko, best remedy po yan na makikita sa loob ng bahay ninyo. Ang ating baking soda at ang ating lemon. Guys, at huwag kalimutang i-like, i-follow at i-share na rin para mas maraming makaalam at mas marami nating matulungan sa simple remedy at tips natin para sa susunod. Yan lang guys, kung may mga comment, mag-comment kayo dito sa aming comment section at pwede ko na rin kayong i-shoutout. Yan lang guys and maraming salamat! God bless everyone!